Hi guys, it's me, MGRW. Alam niyo, hindi basta-basta ang buhay dito sa abroad. Lalo na sa mga banguhan na sa Pinas ka pa lang, may employer ka na, pero hindi 100% na yung employer mo na yun ay yun talaga mag-i-stay sa'yo ng dalawang taon. Kasi depende pa rin sa employer kung aayawan ka o gugustuhin ka. Pag gusto ka ng employer mo, ipapamedical ka nila, asikasuhin nila yung ikama mo. Pero kung hindi ka gusto ng employer mo, ibabalik ka nila sa agency. Tapos kukuha sila ng kapalit. So ikaw yung ibinalik sa agency, maghihintay ka kung may kukuha ulit na employer sa'yo. So mapapatagal ng mapapatagal yung kontrata mo. Kasi maipipending ka sa agency, magbilang ka ng buwan. Ilang buwan ka mapipending sa agency, so wala ka pang kontrata. Magkakaroon ka lang ng kontrata ulit pag may kumuha na ulit sa'yo. Hindi ka naman pa uuwiin ng agency. Sino ba naman kasi ang mag-agency na magpapauwi sa iyo? Siyempre, gumastos yan sila. Kukuha ng kapalit yun. Hindi na sila magbabayad. Kukuha na lang sila ng kapalit. So, gagawin ng agency, mapipending ka doon, maghihintay ka kung ilang buwan ka doon mapipending kung may kukuha sa'yo. Paano pag wala kumuha sa'yo, diba? Mapapatagal ng mapapatagal ang kontrata mo. Kaya napakahirap ang mag-abroad ng mga first-timer. Kailangan pag first-timer ka, gawin mo lahat ang best mo para magustuhan ka ng amo, para hindi ka na ibalik sa agency. Kasi yung katulong ng anak ng amo ko, dalawang beses na kumuha ng katulong yung anak ng amo ko. Yung una, sinuli nila. So, kumuha sila ng kapalit, hindi na sila magbabayad kasi nagbayad na sila. Tapos ngayon, kakakwentuhan ko yung pinalit. Ganun din ang nangyari sa kanya. Hindi siya nagustuhan nung dalawang amo niya. Hindi siya nagustuhan, so binalik siya ng binalik sa agency. Tapos napipending siya sa agency. Tapos yung agency kung saan siya dinadala pa. Ikaw, baguhan pa lang, kailangan gawin natin ang best natin para magustuhan tayo ng amo natin. At saka isipin natin yung dalawang taon kontrata. Malapit lang naman yung dalawang taon. Ako nga dito 15 years na, magsi 16 years na ako dito. Nagustuhan naman ako ng amo ko kasi ang gusto lang naman nila yung masipag ka, honest ka, mabilis ka magtrabaho. Yun lang naman ang gusto nila, ayaw nila ng chismosa. Yun lang ang talaga ang gusto ng mga Arabo. Tapos hindi kayong pakialamera, yung alam mo hindi ka matanong sa buhay nila. Yung umiyak na naman yung kinuhang katulong, pangalawang katulong, umiyak na naman, gusto na naman niyang bumalik. Pinangamo ko, kausapin ko daw siya na ibabalik siya pag hindi siya nagbago, ibabalik siya. So sinabi ko sa kanya na mabait naman talaga yung anak niya, kaso lang parang meticulosa. Alam niyo, siyempre, nagbayad sila. Gusto nila ng service na ganun. Kasi parang para tayong binibili nila eh. Alam niyo, sa agency, halimbawa, bibili ka, o akin na yan ha, binili ko na yan. Parang ganun ang dito sa Middle East. Na akin na yan, binayaran na kita. So, hindi katulad sa Hong Kong, sa Singapore. Meron yan silang talaga na kasulatan dito. Kada tapos ng kontrata mo, tataas, di ba, ang sweldo mo dito. Ilang na ba ako dito, inugat at inuban na ako dito. Ganun at ganun pa rin ang sweldo ko. Sa akin lang kasi, andito na, matiisin kasi ako, andito na rin lang ako, mag-ipon na lang ako. Andi, kasi mabait naman sila sa akin, okay naman yung trabaho ko sa kanila, yung tulog ko, okay naman. Minsan hindi, pero hindi naman sa lahat ng oras ay puyat, hindi naman sa lahat ng oras ay maraming trabaho. Kasi namamanage ko na ang trabaho ko rito, parang gamay ko na ang trabaho, kaya ko nagustuhan dito. Pero dun sa mga baguhan, huwag tayong pakasiguro na yung amo natin na nasa kontrata natin ay yun ang magiging amo natin, dahil hindi pa yan 100% na yan ang magiging amo natin. Kasi depende pa yan kung magugustuhan ka o hindi. Depende yan sa ugali mong pinapakita kung magugustuhan nila o hindi. Kaya be careful kung sa first amo mo, kailangan ipakita mo yung best mo para magustuhan ka. Para hindi ka matulad doon sa
pinalit nung pinalit doon sa amo, anak ng amo ko, na pang ilang palit na niya, pang dalawang palit na niya. Buti na lang, sabi ko, kung hindi, kung iiyak ka pa, tas hindi mo pagugustuhin yung amo mo na yan, babalik ka na naman sa agency. Babalik ka naman sa agency, tapos magpipending ka naman sa agency. So, ano mangyari sa'yo? May stock ka. Hindi ka makapagpadala ng pera sa pamilya mo. Tapos guys, hindi pala yung buwan niya doon na isang buwan sit kalahati. Hindi siya binayaran ng amo niya doon. Tapos may mga ganun talaga maduduga yung mga ano. Pero hindi naman lahat. Hindi ko nila lahat dito na ganun ang situation. Kaya kailangan ay gawin natin. Gawin talaga natin yung best natin. Para sa mga baguhan. Para magustuhan tayo ng amo natin. Diba? O diba? Ganun lang. Okay, guys. Kung nagustuhan nyo ang vlog ko, please like, subscribe my channel, MGOFW. Bye-bye!